Mula sa turnover ng Lakers, makikita natin na itong si Dennis Smith Jr. ay tumatakbo at si LeBron ay handang i-challenge ang tira. Ending ay munti ka nang i-post si Reggie Smith itong si LeBron at matapos niyan ay makikita natin siya na parang tinotont pa si LeBron kahit na hindi naman pumasok yung poster sana. Then dito, nasa kanan siya at kontra kay Shooter, talagang naglaban ang dalawang guards ito sa banggaan. Then ayan na naman si Dennis na tinotont yung isang Dennis. Wala naman siyang sinasabi pero you can tell me na hindi yan taunting, na double tech silang dalawa. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo pong mag-register ay i-click nyo lang ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin nyo lang syempre na magiging responsable kayo sa inyong pag-bet. Now after the initial play ay ito ang bawi ni Shooter. Tinatao siya currently ni DSJ pero dahil nga sa screen ni LeBron ay nag-switch na kanya si PJ Washington. Then he put him on skates. Mas comical sana to kung si DSJ yung ginanon niya pero at least bumawi naman siya. Then to the rescue naman si LeBron din. I think hindi rin naman to yung tinatarget talaga ni LeBron pero mula rin sa kanan ay biglang natapat sa kanya si DSJ at ganun din po yung ginawa niya. Tila ginaya niya yung ginawa ni DSJ kay Shooter and guess what? Nagkaroon siya ng easy score pero hindi siya nag-taunt tulad ni DSJ. Sa quarter din ito, kahit na hinabol sila ng Hornets, eh may mga magagandang ginawa po ang Lakers as a team. Tulad nitong play matapos ang timeout nila. Importante to dahil lamang sila ng 13 tapos maganda yung makakascore pa sila para lalong mabao ng kalaban nila. Kita natin mga idol na kung hindi gagalaw yung apat na to sa Lakers, and kung malalampasan ni LeBron yung tumatakaw sa kanya, maaaring magkaroon siya ng magandang driving lane. Pero syempre, darating at darating ang help defense papunta kay LeBron so kahit na pwede nga pong gawin ni LeBron yan ay hindi niya ginawa syempre. Bagkos magsisimula ang play dito sa cross screen na binibigay ni Bryant kay Brown Jr. Again, maaaring oportunidad to para makascore ang Lakers kung may iwan man ang bantay ni Brown sa screen. Pero hindi pa rin yan ang play nila. Pampalito lang. Matapos mag-screen ni TB ay sasaluhin niya yung bola dito sa may elbow and look at Troy Brown mga idol. Kahit na hindi to shooter masyado ay patuloy pa rin ang kanyang movement dito para masundan siya ng tao niya. Then heto, binalik na and hinand off na ni TB yung bola kay LeBron. Ang mabilis na reaction naman ng Hornets dyan ay i-blitz si LeBron. Katulad nitong pag-angat ni Plumlee sa kanya para hindi po siya makapag-drive. Syempre, sa drives talaga gumawa ng damage si LeBron sa game na ito at bokya siya sa 3 and nabutas nga lang po yung depensa ng Hornets at hindi po nila na-check si Bryant. Ang ganda ng ATO ng Lakers dito. Ito yung sinasabi natin na kapag umaatake si LeBron, may darating at darating talaga na help defense dyan. At tinaga siya ni Melo. Foul. Ito mga idol, another ATO na naman or after timeout play. Tila ganun pa rin ang mga placing dahil si Pat Bev at Dennis ay nasa kaliwa pero dito sa kanan, si Troy Brown naman ang nagbibigay ng cross screen para kay Thomas Bryant. And kita natin na naiwan talaga si Plumlee doon sa screen na ginawa ni Brown kaya safely ay naipasan ni LeBron yung bola kay Bryant dyan. Hindi nga lang naka-finish si Bryant dito pero ang ganda pa rin ng effort niya. Mas dumadalas din mga idol na ganito yung ginagawa ng mga teams kay LeBron lalo na kapag fourth quarter na tapos medyo dikit yung laban. Yun nga, yung itatrap siya para hindi maka-atake. Ang responde ng Lakers dyan this game late in the fourth ay ang inverted pick and roll. Imbis na yung big ang screener, siya po ang ball handler at imbis na yung guard naman ang ball handler eh siya yung screener. Kaya ang inverted baliktad. Mas nakakalito ito dahil hindi nga karaniwang ginagawa sa basketball yan.
Alam ni Schroeder na sa kanyang pag-screen ay aangat po kay LeBron itong taon niya na si Rozier. And dito siya umangat sa may kanan ni LeBron. So kumuwala si Schroeder sa may kabilang side. Sa kaliwa naman ni LeBron, kaya nakuha niya yung bola ng maayos. And ayun, nag-collapse na ang depensa sa kanya para sa open shot ni TBJ. Tignan yung mabuti si Darvin Ham dito, mga idol. Sumisenyas siya sa isang player na lumayo. Now, wala sa frame natin to, pero si Thomas Bryant yung sinasabihan niya. And yung simpleng ganun lang ni coach ay makapagbibigay talaga ng diferensya sa play nila na yan. Tila na-anticipate niya yung mangyayari. Another inverted PNR pa rin naman yan, pero noong nakita na natin si TB sa frame, ayan, alam nyo na to eh. Hinila niya pala ba si Plumlee para mahirapan siyang mag-help? Kung sakali man na mag-help nga si Plumlee sa loob ay malilibre siya sa corner. So ano yung ginawa ni Plumlee? Ayan, sumalubong pa rin kay LeBron, which leaves TB na libreng libre dito sa gilid sa kanan. Maaaring pasahan siya ni LeBron kung sakali man na hindi niya kaya, pero kinaya naman po ni LeBron yung layup na ito. Sayang rin to na hindi nakita ni Schroeder ang posibleng highlight play na naman with seconds remaining sa larong ito. In terms of quarter scoring, mga idol, ay talo pa rin naman po ang Lakers noong 4th quarter. 39 points ang Hornets at 27 lang sila. Kaya rin medyo naging close game ang laban noong dulo. Pero naging methodical pa rin naman sila sa kanilang approach at hindi sila bumigay ng tuluyan, hindi tulad sa mga iba nilang laro na panalo na sana pero naging bato pa. Nailapit ng Hornets ang score for as close as 4 points. Natapos po ang game at another 40-point performance mula kay LeBron with 43 points, 11 rebounds, and 6 assists. Nag-struggle nga siya sa 3 at 0 out of 5 siya doon, pero overall ay tumira po siya ng 61.5% from the field, kaya rin nagkukumahog ang depensa na pigilan siyang makapasok. And ito, mga idol, hindi naman po basketball related pero prayers up para kay Damar Hamlin dahil nga po siya yung nag-collapse doon sa laban nila sa NFL. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang, idol, ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala, si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.